So, balik ko ako dito sa lecture na sinasabi ko ngayon sa araw na to, yung tungkol ko sa detect. So, bigyan ko lang kayo ng sample, paano ho mag-detect ng ano. Ito ho yung ginawa ko. So, ang makikita ho nyo dyan, well, so, sabi rito, disallowed input tax invoicing requirement, Annex D. Ayan. So, sa akin, Annex K ka. So, ito ho yung example ng disallowed input tax. Ayan. Di pa pala ako tapos dito uli. Ayan, lagay yung Annex K. Ayan. So, ang remarks ho is noting, no name of, no name of taxpayer, ayan, no VAT breakdown, no address, ayan. So, kailangan nyo hong i-verify yung ito, specifically sa section 110 at section 113. Yan lang ho ang panlaban dyan. So, pag na-verify nyo at na-detect, yun, yung kailangan natin bigyan ng D, na-detect ho ninyo, ang susunod ho yung gagawin, yung letter I. Ano yung letter I? Ito po ay inform. Ayun. I-inform nyo ho yung revenue officer na involved, yung gumawa ng assessment, na there is an erroneous action on her part or her part, him, his part, kung lalaki ho yun, explain nyo. At pag in-explain nyo, susuportahan nyo ng facts, susuportahan nyo ng law, and at the end of your letter, sasabihin mo sa kanila, actually, di, ang letter ko dapat request for immediate ang ginagamit ko eh. Hindi business letter ang ginagamit eh. Ang ginagamit is legal letter. Ang legal letter ay laging mayroong tinatawag na title. For example, ang ginagamit ko pag ganitong ginagawa ko is request for correction of mistakes. Ganyan. Pero pagbasa pa lang nila, may papasok na kagad sa utak ng revenue officer na meron siyang mistake. So, na-inform siya. At pagkabab, dinala mo yan sa court o dinala mo yan sa DOJ para makulong yung mga revenue officer na yan, maintindihan ng DOJ na binigyan mo siya ng due process. In-inform mo siya na mali. In-inform mo sa kanya ano tama. At in-inform mo siya na kung i-correct niya sa specific period. Anong period? Bigyan mo siya ng 3 days. O kung medyo generous ka, bigyan mo siya ng 7 days. Ano lang kasimple, sir. So, yung susunod natin gagawin, na-inform mo siya, lumagpas na yung 7 days, bibigyan mo pa rin ng ano, pagkakataon, just in case. Ano. So, susunod dyan is warning. Warningan mo na. So, anong ibig sabihin ng warning? Ibig sabihin nun, lumagpas na yung 3 days, hindi pa siya kumikilos. So, kailangan mo siyang bigyan ng warning letter. Ang ginagamit ko dyan is yung final warning before suits. Ayan. Ibig ko sabihin, ito na yung last opportunity mo bago ako magdemanda. Bago kita dalhin sa DOJ, kasuhan kita ng kriminal. Sa yon, kakasuhan din kita ng administratibo. Paano yung pagkaso ng administratibo? Ituturo ko yung sa susunod nating video. Ito po, ituturo ko sa inyo paano magkaso ng administratibo sa isang BIR official na may maling assessment. Okay? Wala akong bayad dyan, sir. Ituturo ko ho yan. Eh, pasensya na kayo. Iba-iba ho yung date ng ating pagbo-broadcast. Iba't iba rin yung time. Hindi ko kasi hawak din ang oras ko sa dami ng aking ginagawa. So, warning. Final warning. Again, may title. Ang title ng letter natin or notice or legal notice is final warning before suits. Suits, plural. Ibig sabihin, kakasuhan mo siya ng administratibo, kakasuhan mo siya ng kriminal, at pag merong damages na gusto kang kolektahin, civil yun, ibig sabihin, babayaran ka ng revenue officer ng pera. Sarili niyang pera, hindi galing sa government. Kung gusto mong kolektahan siya ng civil liability, establish mo lang, nagkaroon ka ng damages sa ginawa niya, pwede kang kumilekta hanggang 10 million pesos sa kanya. O di ba, pati bahay niya, ibebenta niya na ngayon. Warning. So, pag nag-send ka ng warning letter, at least mga
bigyan mo siya ng another 3 days. Kasi yun naman sinasabi ng, tatayin nyo itong sinasabi ko, Republic Act, yung kasi yung gagamitin nyo eh, Republic Act 11032. Okay. Isa yan sa mga batas na napakaganda para sa ating mga taxpayer. Para sa mga taong nakakatanggap lagi ng assessment. Huwag na ho kayong ano, dinidiscourage ko ho na mag-bribe kayo sa mga BIR officers. Huwag na kayo mag-bribe. Gamitin ho ninyo ang tax code at tingnan ninyo talagang favorable ho sa inyo. Isa pa ho, dapat yung gamitin itong reverse accounting. Yan ho yung Revenue Administrative Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. At dun ho sa mga bookkeepers, bibigyan ko ho kayo ng skills. At ang skills na to ay magkikreate ng opportunity sa inyo. So mag-rehistro na ho kayo, wala akong bayad to, mag-register ho kayo. At magre-release ho ako ng video, exclusively ho sa inyo yan, paano ho mag-entrada sa libro. Okay? Hindi nyo na ho kailangan yung computerized accounting system. Hindi na ho kailangan yung tawag nito, yung resibo.ph na ginawa ko. May ginawa akong resibo.ph. Eh, hanggang ngayon, hanggang ngayon hindi ko pa ho nagagamit. Bakit hindi ko nagagamit yung resibo.ph? Kasi ho, wala ho akong bookkeeper na na-develop. So, kailangan ko mag-develop ng bookkeeper para ho magamit ho natin yung resibo.ph. At sa mga gusto hong magkaroon ho ng tax manual, eh pwede ko kayong igawa para ho sa inyong internal and external need. Yan. Ngayon, pagkatapos ho nating magbigay yung warning at lumipas na yung 3 days, wala ho tayong na tanggap na sagot. Ang gagawin ho natin is magpo-prosecute na ho tayo. Yun. Yun ho yung prosecute. Yan ho yung prosecute. Yan. Ipoprosecute nyo na ho yung taxpayer. Ay, yung taxpayer. Sorry. Ipoprosecute nyo ho yung revenue officer. Sir, nakawawa naman. Huwag ho kung inyong kawaan ho yan. Baka ho yan lumaki, maging satanas na. So, habang satanista pa rin siya, o satanish, ano ba ito? Small satan or ano, demonyo, eh, putulin na natin yung sungay para hindi na lumaking manunuwag yan. Grabe, manunuwag yan. Tingnan nyo na lang yung mga boss niya kung saan galing. Grabe, ang sungay niya, sir, mula rito hanggang ano. Mula rito hanggang Davao. Mula Manila hanggang kaya. Mula kayo sa city, ang ganda ba? Aba ng sungay niya. So, yan ho yung pwede natin gawin. Ituturo ko sa inyo, step by step, detection. Ide-detect natin ano yung error. And paano natin siya i-inform. Paano bibigay ng warning. At paano pa prosecute. Turo ko sa inyo yung mga contents niyan. So, general term lang muna tayo. Okay? Hindi ko lang alam kung merong nagko-comment sa akin. May mga mo-comment na sa akin. So, ayan sila. Mo-comment eh. Ayan mga comment. Okay. So, ang susunod nating pag-uusapan, mga bossing kong minamahal, yung pong ease of doing business. Ayan. Kung pwede. Pwede ba mga congressmen, mga congresswoman, pwede ba ninyo kong kausapin? Kahit na mag-Google Meet tayo, kung na magbabayad, i-inform ko kayo paano natin pagandahin yung batas ninyo para hindi siya magamit ng mga BIR official sa corruption. Kasi mayroong contradicting provision yung batas po ninyo na magiging, hindi siya magiging ease of paying taxes eh. Nasa second reading na yung ease of paying taxes bill ni Joey Salceda, congressman, honorable Joey Salceda. Ano ho yan? Supportahan ho natin. In general, maganda, sir. In general. Pero binasa ko ho yung consolidated niyan. Maraming butas, sir. Napakadaming butas. Pagkakaperaan ho yan ng mga corrupt BIR officials, sir. So, habang nandiyan pa ho yan,
hindi pa ho napipirmahan, magkakaroon pa ng bicameral yan. Baka pwede naman ho ninyo pag-usapan ho natin. Okay, maimbita ko kayo dito. Nandiyan si yung mga nagko-comment dito. Pwede natin itong kausapin. Nandiyan si Onia. Na tumulong para mapadami yung ease of doing business, yes, yung 11032, yung ginagawa ngayon ni sa Congress ngayon, ease of paying, okay, ulitin ko, ease of paying taxes. So, ina-invite natin si Onia, si Ging, si Roger, si Pekotan, at saka si Bensi, na ipakalat sa mas maraming tao na pwede pang baguhin ang BIR. Kahit na corrupt na sila. Corrupt na sa bone. Eh, susunod lang naman ho yan sa taxi, sa batas. So, importante yung batas natin maayos. Okay? So, sa 35 taon ko nang ganitong ginagawa ko, alam ko na, sir, yung ano, gagawin nila. Okay? Ngayon, yung pagko-complain sa ombudsman, meron tayong problem dyan. Tinatanong si Bensi, yung problem sa ombudsman. Sasabihin lang sa'yo ng ombudsman, meron kang available venue to redress your grievances. Ngayon, yung sasabihin sa'yo ng ombudsman. Eh, madalas sabihin ng ombudsman, pag nagpa-file ako ng complaint sa kanila, dinidismiss yung kaso because isa lang ang sinasabi, hindi nila hindi ka pakikinggan. Denial na kagad yun. Ang ombudsman, laging denial. Hindi titingnan yung facts, hindi titingnan yung law. Ang sasabihin lang nila lagi, according to our internal rules, internal rules nila yun, you have available venue for your grievances. Ano ba yung available venue for grievances? Meron tayo diyang Department of Justice para sa criminal, meron tayong Office of the Commissioner para sa administrative, meron tayong civil service para sa administrative again, meron tayong Office of the President para sa administrative, meron tayong DOJ para sa administrative, at meron tayong court para ho sa civil cases, yung gusto nyong kumuha ng damages sa mga BIR official. So, ang pangarap ko ho, maturuan ng lahat ng taxpayer na matuto ng taxation. At sisimulan ko ho yan sa mga bookkeepers. Libre ho, tuturuan ko kayo ng bookkeeper, ng pagbo-bookkeeping in accordance with the tax code para maiwasan nyo na po yung problema. So with that, mga taxpayer ko mahal, ini-invite ko yung RDO 79. Mag-usap po tayo, sir. Ano ho ba ang problem ninyo kung bakit 10 daw? Pag-usapan natin yan, sir. Bakit 10 lang ho yung ina-accept nyo? At yung mga nakapila dyan sa RDO 79, okay, gumawa kayo ng incident report at padala nyo sa akin through PM. PM is private message. At isasubmit ko ho yan sa ARTA. Okay? At kung meron ho tayong oras, bilang taxpayer, gagawa ko rin tayo ng complaint affidavit. I-pinpoint nyo lang po dun sa inyong incident report. Sino yung tao, pasimuno, number one. Sino yung nag-uutos? So, for example, assistant RDO. For example, RDO. For example, group supervisor. Identify nyo yung pangalan ng tao. Pangalawa, identify mo sino yung perpetuator. Sino yung gumagawa? Okay. Si RO. Si GS number 2, si GS number 3. Importante yan sa inyong incident report. Tapos pipirmahan yung incident report, panotaryo nyo, tapos gawa kayo ng complaint affidavit. Kung hindi naman, tuturo ko rin paano gumawa ng complaint affidavit laban sa mga corrupt BIR officials. Okay? So, yun lang mga taxpayer ko mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later!